For 1 year, galing sa national government pa rin yung sweldo nila, pero may counterpart na yung, yung Angie. Mm-hmm. But after nung MOA na yun, pumili na from among the graduates na sila na ngayon yung mga trainer. At syempre, licensyado sila. Of course, mga licensyado. At yung mga trainer na yun, from time to time, nagpupunta rin sa training center at kumukonsulta rin sa amin. Dahil na, ang dito kasi sa training center ng Olongapo, ito to, isa to sa ano, talagang, I doubt kung meron sa Pilipinas na yung training staff ay mapapantayan yung ano yung length nung experience, yung knowledge, yung skill. Mm-hmm. Kasi yung from ako, si Gary Magrata, si Celia Obias, saka si Bayani Ligaspi. Mm-hmm. Pag i-add mo yung knowledge, skills, ability, and experience namin sa shipbuilding, more than 100 years na yun yung ipinapasa namin na kaalaman, uh-huh, na kakayahan at uh-huh experience. So, yung mga hindi mo nga mababasa sa libro na mga technique, doon maririnig mo. Kaya alam nila na napakahalaga ng bawat pabanggitin sa kanila ng mga nagtuturo sa kanila. Uh-huh. At talagang kailangan seryosohin nila. Ganun yung klala ng training staff natin sa training center. Kaya ako masyado akong confident sa kakayahan itong ating training staff. At yun, from time to time, yung mga trainer na nandun sa Hanjin ay nakikipagkwentuhan sa amin, tumatawag. Mm-hmm. Para na, kasi sila nagkaroon lang na experience sa barko. Of course, kayo nang more than a year ago or about mm-hmm 2 years compared to sa magigit 100 years pinagdama-damang experience mm-hmm ng apat kami. Dahil ako mula pag-graduate ko kasi ng high school, yun na agad yung trabaho ko eh. Mm-hmm. So, yun na talaga yung kumbaga first step ko at hanggang ngayon yun pa rin yung ginagawa ko. Saka pag sinabi namin sa kanila na na itong trabaho na to kung meron kasing misconception na sa trabaho ng welding, mm-hmm, na labo yung mata mo, mm-hmm, magkakatipi ka, gano'n, magkakagalit, magkakasugat-sugat yung katawan mo. So kami na mismo yung tumatayo doon. Ako na mismo, hanggang ngayon normal pa yung mata ko, mm-hmm, sa haba ng year na itong trabaho ko. Hindi naman nagka-peklat-peklat yung katawan ko, pinapakita ko nga sa kanina eh. Nag-joke pa nga ako eh. Sabi ko yung nakikita niyong peklat sa mukha ko, hindi galing sa welding yan dahil nagkabulutong tubig ako late nila eh. Nung kagawad na ako, kaiikot-ikot ko sa Olongapo eh. Nadali ako ng bulutong tubig eh. So yun yung biro ko sa kanina. At sinasabi ko nga na during my last physical and x-ray, hanggang ngayon normal pa rin yun lang. Ang importante lang kung anong sasabihin namin sa kanila na mga dapat nilang tandaan patungkol sa safety, mm-hmm, yun yung tatandaan nila. Dahil oras na lumabag sila doon na sila talaga either madisgrasya o magkakaroon ng sakit. Ganun mm-hmm yan. Okay, so yun po yung mga instructor natin kagawad. Ilan ng instructor sa bawat session, bawat batch ng ating mga training? Actually, bawat batch dumadaan sila sa aming apat. Apat po kami. Bali, ako, si Ma'am Celia para sa lecture, mm-hmm, si Sir Bayan para sa technical, yung ship's cementature, mm-hmm, measurement, gano'n. Tapos si Gary Magrata, siya na yung actual na paspasa ng welding. Sa akin, mm-hmm, more on anong binibigay ko na sa kanina ngayon eh, yung kanilang dapat nadalhing value pag nasa trabaho na sila. Yung kung paano yung sipag, yung pasensya, yung concentration na kailangan nila para mag-succeed sila. Kumbaga parang nuunahan ko na sila nabigyan ng career counseling, ini-inspire ko sila, minomotivate ko. Mm-hmm. Base mismo sa sarili kong experience, kinukwento ko sa kanila. Mm-hmm. So, ganun, nandoon na yung participation ko. Yung pagdating sa technical, ayun, from time to time, nagpupunta rin ako doon, tinapanood ko sila pagka kailangan kasi pag welder ka, pinapractice mo eh. Mm-hmm. Ang tawag sa welding, dalawa yung yung rule. Number one, practice makes perfect. Kailangan pinapractice mo. Ang number two rule, if you don't use it, you lose it. Ibig sabihin, pag hindi mo pinapractice yung skill mo ng welding, mawawala ka agad sa yun. Mm-hmm. So pagka kailangan mo lang gamitin, hindi mo na alam gamitin. Ganun yun eh. Kaya from time to time, nasa shop din ako siya.
nagpa-practice. Kailangan, practicein talaga. At mukhang maganda talaga yung resulta niyan dahil marami pong mga kababayan natin, sabi nyo nga, hindi lang dito sa Olongapo, para pati sa ibang lugar, na gustong pumasok dyan sa welding training natin dito sa Olongapo City. Tama yan. In fact, kahapon, nasa presentation kami ng kinomission kasi ng Olongapo yung Angeles University Foundation para mag-conduct ng survey sa Olongapo. Ang isusurvey lang specifically yung mga migrant, hindi yung mga dati nang nakatira dito, yung migrant. Ang unang-unang makikita mo doon sa survey, last year, 2008, ang pinaka dumagsa yung napakaraming tao na nag-migrate sa Olongapo. Kung titignan mo yung pie, halos kalahati ng pie sa... Yung pie na yun ay mula noong 1994. Mm-hmm. Tapos papunta sa 2008, hindi kasama yung 2009. So, kung titignan mo doon sa pie, mula 1994 hanggang 2007, pag samasamahin mo lahat yun, yung buong 2008, halos kapantay. So, ibig sabihin, napakarami ng nag-migrate sa Olongapo last year. Yun yung number one. Number two, karamihan sa kanila sa mga craft, ibig sabihin yung mga trabaho, meron shipbuilding, tsaka yung sa mga personal services. Siguro yung pumasok na masukan sa bahay, o kaya naging security guard, mga ganun klaseng trabaho. So, ibig sabihin, talagang nagiging tama yung laging sinasabi ni Mayor na magiging magnet yung Olongapo na ang unang perception namin noon bago namin kinumisin yun, akala namin ang dumadami, nagpapadami dito is mga estudyante. So after nung survey na ginawa ng Angeles University, talagang nag-i-interview sila, yun yung lobas, mga worker yung nagpadami. So ibig sabihin talagang kumbaga given na talagang at ina-expect pa na tuloy-tuloy na dadami. Kaya ang sinasabi nung professor ng Angeles University na nag-present, ang nakita niya na immediate, kung businessman ka dito, ang nakita niyang immediate business na kikita yung housing, kung magpaparent ka o boarding house, gano'n. Kasi dun sa mga nakita nila, siguro palagay ko isa na yung sa mga nasa hanji na nagpo-boarding house yung nakita. Talaga nung siksikan sa isang maliit na room, mga sampu yung nando doon, although yung lima papasok sa araw, tapos palitan sila, gano'n. So kaya nakita nila na talagang may need para sa mga pagpapaupa. Yun yung nakita nila yung business na siguradong kikita daw. Yun, magandang tip yun para sa mga... Dahil sa sobrang dami talaga ng mga nagtatrabaho. Kung halimbawa meron kayong bahay, pwede niyong i-renovate yun ng konti para yung ibang part ng bahay, upahan na lang, gano'n. So, tama kayo dyan, Kagawad. Yun nga ang business na magandang itayo. Yun po. Ang sinasuggest niya rin naman sa city government, lalo na sa Sangunian Panlunsod, magpasa rin naman ng resolute ng ordinansa na nire-regulate. Kasi baka naman sa sobrang dami at saka yung iba gusto na nga lang basta magpagawa at kumita, hindi ma-regulate. Baka pagmulan daw ng problema rin, lalo na yung sakit, gulo, gano'n, kung hindi ma-regulate. O aksidente, kasi katulad sa Manila, di ba, yung ibang dormitory pag nagsunugan, wala palang proper exit, mga gano'n. So yun lang yung suggestion niya. At magandang tip yun para sa mga tiga Olongapo na... Although dumadami, parang sumisikip tayo, pero rin siya, meron ding nakikitang positive na yung mga nagtitinda, yung mga tricycle driver, jeep driver, dumadami yung sumasakay at pwede pang magkaroon ng negosyo sa paupahan. Baga lahat nakikinabang po. Tama yan. Okay, magtungo naman tayo, Kagawad, sa...